Yan, sa mapagpalang hapon po, muli, Yaman TV Official, nandito tayo kay Nanay ni Bunso. Kasi may mga balita tayong natatanggap na may something daw siguro nangyayari dito. Tatlong linggo, magtatatlong linggo na ngayon, oh. Nanay niya walang kasama dyan. Magtatatlong linggo na. So, hindi na daw kasi kumakain, eh. Tapos, kasalita daw mag-isa. So, klaruhin lang po natin. So, sa mga anak po, sana po ay uwi kayo. Asikasuhin nyo po yung nanay nyo. At sa mga kamag-anak din po, sana po ay, sa mga kapatid din nanay, sana po ay maawa din kay nanay. So, pwede nyo pong kunin. At, hindi naman po pwede yung pagtulong po natin ay may limitation po. Hindi po natin kaya lahat tulungan, no? Sana po ay makipag-cooperate po yung ating mga kamag-anak po niya. Kahit yung kapatid sana niya. Kasi babae kasi yan, eh. Mahirap po para sa amin mga lalaki na mag-alaga po ng ganyan. Lalo na po sa akin. Wala po tayong sariling bahay. Sana kung may shelter tayo, pwede siya doon. At magkuha lang ng mga taga-luto, taga-ano, parang ganun ba. Kasi wala tayo noon. Kasi nawawala po yung ating ibang mga sponsor. So, wala tayong shelter, sariling sikap po. Matigas na yan? Oo, matigas. Tao po! Dito ba yun? Haba na buko. Hindi yan, dito. May aso dyan, bahala ka. Andaan po, kuya. Yep, ang dulas. Gagawin pa daw ako na dapat gawin. Siguro hiniisip ko, ito na siguro ipinakita na sa akin ng Panginoon Diyos, nangyayari na talaga. Akala ko nung patay na ako, pero binuhay pa rin ako ng Panginoon Diyos. So dahil sa nangyari sa akin, ang Panginoon Diyos makapangyarihan sa lahat, hindi siya nabibiro sa lahat. Totoo lahat ito. Nangyayari talaga. Mahal tayo ng Panginoon Diyos. Diyos ko po, Lord. Patawarin mo ako, Lord. Bakit nasabi ko ito? Masakit man sa loob, isipin. Pero, parang nagkatotoo lahat. Nangyayari ito. Tama ang lahat ng mga sinabi niyo sa akin. Paminsan-minsan, magtawag ka sa Panginoon Diyos. Bakit kayo nakasilip dyan? Tinitingnan ninyo ako? Pinapanood ninyo ako? Ano na nangyari sa akin? Tao po! Ano po yun? Ha? Nanay? Oo? Kilala niyo po ako? Erwin? Kamusta po kayo? Ito, pasok ka dito. Bakit may dala po kayong itak? Ay, wala ka. Pasok ka dito. Hindi na, abusin ko na ito. Pasok ka. Basa po ang damit nyo, nanay. Nasaan po yung ano nyo, si Baldur Stupir? Andun po. Ah, nagpaiwan? O, pumasok po. Ay, sa ano mo yung biyernes, baga ano? Ano po? Pasok ka dito. Sino kasama mo? Diyan-diyan po. Ay, nanay, tulak mo na lang. Ay, taga mo na. Ako, nanay. Sige. Buti na pasyal kayo. Po, busy lang po ako, nanay. Oo. Kamusta po kayo, nanay? Nanay, kamusta po kayo? Ito, okay naman.
Sino po yung kausap nyo kanina? Ay, Panginoon Diyos, nagpakita sa akin. Hmm? Ang Panginoon Diyos nagpakita sa akin. Hindi ako nasisiraan ang ulo. Totoo ito nangyayari. Okay lang po kay Nay? Opo. Hindi ako nagbibiro. Marami siya binubulong sa akin. Nanay, bakit po? Ano nanay? Basa po ang damit niyo po. Ay, nagugas akong plato. Pasensya na. Kumain na po kayo. Diyan, itulak mo nga ito dyan, oh. Kumain na ako? Hmm? Si Toto hindi mo naman sinama. May pasok nanay? Anong ibig sabihin? Pag napadalaw kayo sa akin, ano naman si Toto? Sige po nanay, ha? Susunod na lang po. Bukas po nanay. May pasok siya ngayon nanay, ay. Kahit sa Linggo, kaya tabag. Po, bukas, Friday, ay. Kayo dalawa lang gan-gan, magkasama? Po. Tatlo kayo? Ano? Saan kayo nagugas ang plato, Nay? Diyan, sa labas. Naglinis ako dito. Ano nyo po nakita yan? Ay, kinakapak na lang na ginagay niya. Kung madumi pa daw, ano? Madumi pa yata sa kusina. Nalinis po, Nay. Naglinis nga ni ako at siyempre, kung may dumating na tao, hindi naman nakakahiya kahit paano mababawas-bawasan yung dumi. Pasensya na kayo sa akin inaasal. So, alam ko, huwag kayo mag-isip sa akin na hindi maganda. Na gaganon ako, hindi. Hindi totoo to. Talagang, siguro ang Panginoon Diyos na siguro. Ang Panginoon Diyos na siguro nagturo sa akin. Hindi ako nasisiraan ang ulo. Umupo kayo. Okay lang, Nay. Hindi ka dito, Nay. Yakap pa po sa akin, Nanay. Isipin mo po, Nanay, anak mo kami, ha? Mahal ka po namin, Nanay. Lahat kayo, mahal ko. Galingin Diyos. Kung maroon patawad. At maroon magmahal sa kapwa. Nanay. Sila yung binibiyayaan ng Diyos. Awa na sa mga bata. Totoo. Okay naman po ang anak mo, nanay. Huwag po kayo mag-isip. Hindi po, anak ko. Totoo. Totoo ito nangyari. Nabihis mo na kayo ng damit, nanay. Hindi na, tama na. Basa po yung damit nyo o makasakit. May ramos din ako mamaya. Makasakit po kayo, nanay. Kaya kahit ako nagsusuro dito, hinihingi ko sa Panginoon Diyos. Gabayan niya ako sa araw-araw. Dahil ang tanong Diyos lamang kakatulong sa akin. Kumain na po kayo, nanay. At kain ako. Ano pong ulam nyo po? Mayroon pa nga kanin dyan, binigay ang kapitbahay namin. Pero hindi ko pa nakain. Mamaya na, busog pa ako. Kainin mo po, Nay. Pinapabigay ko po yan. Kanino? Ito? Po. Nangihikay tulong dyan? Para tulungan hindi po, ako? May binibigay po ako kasi minsan hindi ako makakapunta. Ah, kaya pala ibigay na bigay sa akin ng pagkain dito. Kung may nagbibigay sa inyo, Nay, kainin mo po, ha? Para may laman po ang tiyan nyo po. Upo kayo, oh. Opo. Opo. Kaya lang mo lang ako ibigay sa ipakita. Dalali nyo na pati katawag. Dito ako nakakawa kapag narinig ko ng mga iyak nila. Walang hanggat ay parating. Wala silang tigil. Ay hindi mo humawala sa isip ko ang mga bagay na ito. Totoo ito nangyayari. Siguro ang Panginoon Diyos na siguro. Hindi ko gusto tumarinig ang mga bagay na ito. Pero siguro ang Panginoon Diyos na siguro turo sa akin para iparinig sa akin ang nangyayari dito. Totoo talaga. Naniwala naman po ako sa inyo, nanay. Wala imposible sa Panginoon Diyos. Basta anatag ang loob mo sa kanya. Talagang akala ko una pa lang, biro-biro. Akala ko guni-guni ko. Guni-guni ito na narinig ko. Ang mga bagay, bulad na ako. Pero yung dito,
Tinig-tinig ko talaga na nangyayari sa kanila. Saan po kayo natuto? Hindi na ba umuwi dito si Balnay? Nasa Maynila siya. Nagpadala. Ay, si ano? Nagpadala naman siya ng pera nung nakaraan. Pinambili ko namang pagkain ko. Si ano po? Si Christian? Ang Christian, hindi ko na alam. Dalawang linggo na siya hindi umuwi dito. Sabi niya sa akin, bandang huli, nung umuwi siya rito. Sabi niya sa akin nung huli, Mama, ikaw na ang bahala, guys. Yun, yun ang sabi niya sa akin, bahala na dyan, Mama. Hintayin mo lang yung padala na Baldo, Christina, nila ate. Sabi niya ganun sa akin. Kailan daw po uuwi sila nanay? Baka mga December, uuwi yun. Pero, ito mag-alala sa akin. Kaya ko dito. Matanda na ako, Erwin. Gawaan naman nila kung hindi maganda. Pinapasadyos ko na ng lahat ng ito. Gabi binaririnig sila tungkol sa akin. Pero hindi niya ito magugustuhan. Mukhang bibig ko to. Hindi mo ito mapigilan. Siguro ang Panginoon Diyos lang siguro dahil sa hindi ko na kaya ang mga bagay na ito. Siguro. Natutulog pa po ba kayo, Nay? Ha? Natutulog ako. Minsan, hindi ako nakakatulog. Parang pakiramdam ko, may lumalapit sa akin na kakaiba. Gusto akong patayin. Siguro, binabantayan siguro ng Panginoon Diyos na huwag ito mangyari sa akin. Siyang tulog ako, minsan gising. Mababaw lamang siyang tulog ko ngayon. Alam mo po, kilala mo pa yung kapatid mo, nanay? Yung taga Talubatib na sinabi mo? Oo, nasa ano yun? Nasa Talabas? Tiga, Sierra Bros. Pinagtambangan. Diyan ang mga kapatid ko na nakatira. Anong pangalan po? Junjun yun. Danaw, ang apelyedo. Kasi yung mama ko yun, sa pangalawa, anak ko yun, sa pangalawa. Apelyedo, Danaw? Danaw. Saan po nakatira yun, Nay? Sierra Bros. Saan po banda yun, Nay? Basta pag sinabing Sierra Bros, may waiting seat doon na may ano ba ganang wire, parang wire house. Ay, yung mga wire. Oo, po. Wire house. Tapat lang noo, may papasok po dito. Pasok yan. Tapos sa Purok Uno, doon na. Purok Uno, tirahan nila. Anong pangalan po? Junjun. Junjun lang ang Danaw. Ang pangalan niya, Junjun Danaw. Jan! Sulat mo nga, Junjun Danaw. Baka mapuntahan natin. Kaya pala ito yung binabigay sa akin pagkain pala. Kainin mo. Kainin mo na ha. May kontak pala yun sa'yo. Hindi, nag-aano ako ng... Gusto ko kasi may makain ka lagi dito. Huwag kang mag-aano sa... Huwag kang magsasabi. Yung mga bagay na mga narinig. Huwag kang sasabi. Hindi po oh. Junjun Danaw. Para ma... Baka mo may magalit sa akin yan. Kasi... Hindi, Nay. Mga mahal ka po niyan, Nay. Hindi. Hindi ko rin masabi. Kasi may pinirmahan talaga sila dito. May pinirmahan sila dito. Para yung mga bata dalhin dito. Nandito. Nahihilig sila sa gabi. Hindi ko matiis. Gusto ko na silang takbuhin pero hindi ko magawa. Gusto ko silang hilahin pero hindi ko magawa. Bakit? Sana bago naman sila na sila nagpak sa mga ganyan. Inisip mo lang sana nila. Kung ano magiging labas nila. Hindi sila makakapagas sila. Yung mga bata sinasaktan kung ano para paano. Child abuse ang labas ng mga bata. Siya nire-rape. Nai-react sa gabi. Siya na yata yung mga bata na parang sindikato. Kaya ako umiiyak sa ganito. Kapag narinig ko na ang mga boses ng mga bata na yun. Saka na ako maatungal na yun. Ganyan na. Hindi ko mapigilan. Sinasabi nila ako nasisira. Hindi totoo to. Hindi ako sira ulo. Nalalaman ko lahat. Alam ko mga ginagawa ko. Siguro ang Panginoon Diyos na siguro nagturo sa akin para malaman ko lahat. Binabaliwala ko to. Inaalis. Kaso naman ginigising naman ako sa madaling araw para iparinig sa akin mga bagay na dapat iparinig sa akin. Pero ang sabi ko kay Lord, bakit ako pa? Wala akong paningin. Wala akong kakayanan para tulungan sila. Yun ang sabi ko sa Panginoon Diyos. Sana naman, Lord, kung talagang gusto mo ako makatulong, bigyan mo akong liwanag na aking mga mata. Yun ang sabi ko sa Kanya.
Pero sabi ng Panginoon Diyos, maghintay lang daw ako. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya naniniwala ako sa Panginoon Diyos, pangalang pagkakataon na ito nangyari sa akin. Alam ba ganoon, Erwin, na naginip ako, nasa kabilang buhay na ako. Pero, naniniwala ka ba sa akin? Opo. Binaba ako ng Panginoon Diyos. Totoo to. Mamatay man ako, totoo to nangyayari sa akin. Naglakad ako mahabang hagdanang paakyat. Hindi ko alam kung saan ang patutungo noon. Pag-akyat ko sa taas, nakita ko ang Panginoon Diyos. Ang daming bulaklak. Pero tinanong ako kung ang pangalan ko. Pero hinahalo sa libreta, pero wala ako doon. Pinababa niya ako. Dahan-dahan ako nahulog bigla. Doon ako nagising bigla. Nagsarakit lang yung paa ko noon. Napagod ako. Sabi nga mo, tinatanong ko yung iba, sabi na yun daw ay sa kabilang buhay na daw yun. Masalamat at bumalik pa ako. Yung iba nun hindi na nakakakabalik. Kaya naniniwala ako sa Panginoon Diyos. Namiss mo na ba si Super 9? Namiss ko na ang aking anak, pero... Papuntahin ko dito bukas na ha, pagkatapos na... Pero gusto ko may kasama siya, ayoko siya magsulit. Ako po, mapunta po ako dito. Namiss ko ang anak ko. Ang gusto ko naman... Alam ba at ng anak ko? Kasi sinabi ko sa iyo mga nakaraan, huwag mo sasabihin sa kanya, baka matako. Opo. Nanay. Ha? Nasa mabuting kamay po si Tuper, ha? Uh-huh. Mahal na mahal ko po si Tuper. Hindi man ako nag-iisip ng ganun. Basta lang ang gusto ko mapaayos ang buhay ng aking anak. Pasalamat din ako sa iyo dahil may mga taong katulad mo na natulong sa akin, sa anak ko. Malaki itong utong laloob ko sa iyo, Erwin, habang hanggat ako nabubuhay. Nay, wag mo pong anuhin na utang na loob mo, Nay. Ha? Wala po kayong dapat sabihan na may utang na loob kayo sa akin. Siyempre naman yun sa pag-aalaga niyo sa anak ko. Hindi po alaga. Malaking bagay ito sa akin. Hindi po alagain si Tuper, Nay. Mabait na bata po, marunong sa lahat ng bagay. Lahat ng gawain bahay, marunong. Ako, Nanay, ang pangako ko sa iyo na ituring ko pong kapatid si Tuper, ituring ko, tinuring niya din akong parang tatay, parang kuya. Kaya napapasalamat din po ako, Nay, na nagtiwala po kayo sa kakayahan ko. Nagtiwala po kayong pinagkaloob niyo po, pinagkatiwala niyo po sa akin yung anak niyo po. Alam ko naman na makakabuti ang aking anak sa iyo. Maganda magkalalagyan ang aking anak. Hindi ko sa iyo. Noong paman, sabihin ko lang ito sa iyo, maliit pa yan, kinukuha na sa akin yan para halagaan ang iba, pero hindi ko siya ibinigay. Dahil sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko, hindi ko sila kayang ibigay. Kaya nga, ito, minalas ako, nagkaroon ako ng gantong sakit. Yan na, alam ko mabuti ka para sa akin, sa mga anak ko. Mabuti ka para sa akin. Mabait ka. Nanay, kung meron lang po sana akong... Sariling bahay, Nanay. Ako nakukuha sa'yo, Nanay. Kaya ko naman dito. Tinutulungan naman ang batas ko. Sobrang liit din po kasi ng inupahan ko ngayon, Nanay. Tapos second floor pa. Naunawaan kita. Kung katulad dati sana na may shelter pa ako, pwede kayo doon kasi may tagaluto naman ako doon. So nawala po kasi yung Nanay kasi nagkaroon po tayo ng problema na hindi natin naasahan. Ang inaano ko sa'yo, kahit kung di mawala sa isip ko yung mga bagay na kahit sinong tao kapag nakakaridu ng gano'n. Paraan ka ba? Hindi mawala. Kaya ako may hawak ang kutsilyo. Parang ano, baka biglang may lumapit sa akin, ano nilang ako. Kasi yung mga trabaho ganyan, hindi biro yung ganyan. Oo, sa totoo lang. Biro, hindi yung biro. Huwag ka mag-isip sa akin na ganito ako, matino ako. Alam mo naman yun. Matino ako. Opo, Nanay. Hindi ako nasisiraan ng ulo. Isip lang nila yun. Akala nila nagagano na ako. Ayoko lang kasi ako nakakarinig na umiiyak. Ayoko lang nakakarinig na sinasaktan. Siyempre magulang ako. Nakita mo sa mga anak na mabait ka. Siyempre pag sinaktan yung iba, nasasaktan ka rin. Ayoko silang ganun. Dahil lahat tayong mahal ng Diyos.
sila, hindi na naintindihan yun. Basta lang sila. Minsan, nasigaw ito sa akin. Minsan, nagugulat na lang yan. Nasigaw yan sa akin. Binibigyan ng pagkain. Hindi naman sa akin sinasabi. Basta tinatanggap ko yung pagkain. Kumain ka, Nay. Masarap yung pagkain mo, Nanay. Ha? Nagkain kayo dyan, sabi? Nanay. Anong oras ba kayo nandiyan? Bago lang po. Bago lang? Mm-mm. Pinakain pala kayo ni Edna. Nanay, makinig ka po sa akin, ha? Kung may dinadala na pagkain dito, safe yun, safe po yun, ha? Kumain po kayo, ha? Kasi hindi ko po magagawa, Nanay, makapunta dito araw-araw. Kasi gabi po, nagbabantay ako ng tindahan para may pambaon yung mga estudyante ko. Dami ko pong pinaaral, Nanay. Kaya sa gabi, imbis na matulog ako, gising ako niyan hanggang alas 4 na madaling araw, magbabantay ako ng tindahan ko para may pambaon yung mga estudyante ko. Kaya hindi ko po magagawa na makapunta dito araw-araw. Huwag mo ka nang intindihin. Hindi, Nanay. Iniintindi kita, Nanay. Kasi hindi na po. Huwag ako masyado at matanda na ako. Kaya ko hindi dito. Hindi po ibang tao ang tingin ko po sa inyo. Kahit ako natatakot, pero ang Diyos pa rin, araw-araw tinatawag ko siya para gabayan niya ako sa araw. Ano naman? Yung takot lang sa akin. Basta bukas, Nay, mapunta kami kasama ko si Tuper, ha? Samahan mo, huwag mong pagsusuluhin kasi yung isip ng tayo hindi natin alam. Hindi po, Nanay. Kahit na nagbibigay-bigay. Kumain na po kayo, Nay? Hindi natin alam. Kahit kanina. Habang nandito pa po kami, Nay? Ako na marunong ako mag-isama. Nanay, kumain na po kayo habang nandito pa kami. Kakainin ko yan. Ngayon na? Nakakain ako yan. Hindi pa kayo kumain kanina, eh. Nagkain ako. Nagpakulo pa akong tubig, nagkape, nagluto ako ng noodles, pansit, kanton. Hindi man ako nagugutom. Gutom po kayo. Hindi yan. Busog ako. Wala namang, paano ka magluto dito? Wala kang gasol. Ay, simula nung wala na si Christian dito, talagang sinubukan ko na magsulo magluto diyan. Kaya ko naman pala magluto. Saan ka nag-iigib ng tubig, Nay? Sino nag-iigib ng tubig sa'yo? Ay, dati yan. Si Ian, pag napunta dito, tinatabuan niya ako ng tubig. Sabi niya sa akin, ate, tabuan ka ng tubig. Tapos matabo yan, pang-ugas-ugas ko siya. Yun na. Kaya tuloy kagabi, umulan, nag-ipon akong tubig. Para naman sa galing kasi nakakaya naman ba ng paraan. Ay ko dito. Bakit kaya Erwina, nataka din ako kung bakit yung mga taong ganyan na halang ang kaluluwa. Kaya imposible makapasok dito kung hindi wala silang pinirang marami. Kayaan mo na po sila, Nanay, ha? Pero nakakaawa naman. Nakakaawa naman po sila. May awa ang Diyos, Nanay, ha? Pero Nanay, alam mo kung anong oras na? Alas 5 na, Nanay. Naninilat dyan. Si ano yan, dyan. Nanay, mauwi na din kami, Nanay. May pera ka pa dyan? Panggastos? Ubus na. Bumuli ako dito ng ano. Nung nakaroon nagpadala si Tina. Ubus din. Kano'ng pinadala ni Tina? Ay, si Baldo nagpadala ba ganun 1,000. Ubus din. Pinambayad kasi may utang na ako dati. Binayaran ko para makaulit-ulit. Kano'ng ka ng utang? Dyan si Edna. Masari naman pala ni Edna. Yan, Nay. Ito, Nay. Tanggapin mo, Nay. 500 pesos, Nay, ha? Salamat. Tigwa 100 yan, Nay. Bawat isa, ha? Maraming salamat sa iyo, Erwin, at naintindihan mo ang sitwasyon ko. Maraming salamat sa lahat. Bukas na, Nay. Mapunta kami. Isama ko si Tuper, ha? Huwag na po kayo magparaisip. Nagamit mo na ba yung tanki mo? Yung lutuan? Gusto mo po magtanki? Kasi si Indy na lang daw ata maluto dito. Pagluluto na lang daw niya ako. Sino po? Si Edna dyan sa kabila. Sige po, sabihan ko na sa Edna, ha? Nay, mauwi na po kami. Oh, sige, maraming salamat sa inyo. Makain ka na po? Oo, makain ako. Mabihis ka na muna ng damit at basa. Hindi ko naman kasi alam na may binibigay ka pala yung ano dyan. Nakakausap kong pala yan. Basa yung damit nyo, Nay. Kung ano yung mga
sinabi ni Bill. Bis kayo ng damit nanay at basa yung damit niyo po. Maano na, mahilamos ako. Hindi po nanay, mauna na rin kami ha, mag-alansin ko na. Ha? Maraming salamat sa iyo, Erwin. Hindi po nanay. Salamat sa pinagkalog mo sa akin. Bukas nanay. Huwag ka ng langit para sa akin at sa aking anak. Thank you nanay. Nanay, bukas po mapunta kami dito. Isama ko si Tuper ha. Para... Ganyan. Maraming salamat sa iyo. Nanay, pati nanay. Nanay. Oo. Ibalik ko lang tunay ha. Nanay, makain na po kayo ha. Oo, makain ako. Andyan po yung upuan sa likod, ayan. Dito ko talaga ito yung nilalagay para madali. Oh, so. Hindi po. Kasi minsan maghamagtang na sa iyo. Nanay, mauna na kami ha. Hindi. So, nagkabihan na po kami. So, bukas sama po natin si Tuper. Hanapin din natin yung kapatid ni mama ni Tuper. Nakakaawa lang ba? So, sarap po. Samahan niyo po kami. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-skip ng ads. Sa lahat po ng patuloy na sumuporta sa ating channel. Maraming salamat po. And doon sa mga anak naman, hindi mahalaga ang pera sa mundo. Mahalaga po ay makasama niyo yung pamilya niyo, lalo na yung mama niyo. Ano na yung mama niyo, matanda na. At kunting panahon lang, maikling panahon na lang natitira niyan dito sa mundo. Kaya iparamdam natin yung pagmamahal. Paramdam natin sa kanila na hanggat nandito sila, mararamdaman nila yung pagmamahal ng natin bilang mga anak. Kaya yung mga ugali po natin na mapagmataas, hindi magano ng tulong ng iba dahil ganito ganyan, tanggalin po natin yan kasi hindi po yan nakakatulong sa problema. Ano, at sana po ay huwag nyo pabutin ng December kasi medyo mahaba na po yan masyado. Buti sana kung may kasama si nanay, yung nanay nyo doon sa bahay. Maganda sana, kampante tayo. So wala pong kasama kaya hindi po pwede. So muli po tayo po ay umuwi na. Mapunta pa kami dahil. So maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads at sa mga nais pong tumulong po para kay nanay at sa mga kailangan pang bilhin doon. Sana po ay makatulong pa po tayo. So muli po, Erwin TV Official, maraming salamat po, and Love and Care, maraming salamat. Erwin Helping Hands, maraming salamat po muli. God bless po, pasupport ng channel, Ma'am Caroline Mix Vlog, AJ Topular, and Jubil TV Official, at ang ating channel po, Erwin TV Official. Shoutout po, Ma'am Jermang Pinay Vlogs, and Ate Juicy Bagsikan, Pamela Vlogs, maraming salamat, Ate Angelica Flores, ayan, Ma'am Anasita, maraming salamat po. Ate Analil Proteña, maraming salamat po. Ma'am Kimura, maraming salamat din po pala kay Ma'am Kimura. And sa lahat po ng patuloy na nagmamahal po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na nasa ibang bansa, maraming salamat po. Muli, tayo po muna ay magpapaalam. Sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Bye-bye po! Bye ka muna dyan!